course, nabinigay mo nung iba. Joke lang yun, joke. Joke na, no? Tapos, Nadine, since nauna sa'yo mag-judge si, ano, di ba si James was in Idol... Ano ba? Idol Philippines! Bumali rin ako, kaya ni Richie. Idol Philippines! So, kumuhi ka ng tips sa kanya, may mga tinanong mo ba siya kung paano mag-judge, ganyan. Actually, sa akin po siya humingi ng tips. Ah, sandali, nauna ba to? Kasi di po ba nag... Ang tagal nyo na nag-tape dito. Nag-judge din po ako saglit sa Miss Q&A. So, napapanood sa Showtime. Kasi, sa Showtime. So, tinatanong po niya ako, paano mo nasasabi, paano mo napapansin yung performance, paano mo na naiisip kung ano yung gusto mong sabihin and kung ano yung gusto mong i-comment. This was before pa po mag-start yung Idol. Yung Idol Philippines. Yung po, sa akin po siya humihingi ng tips. Pero, okay, so hindi mo na kailangan maghingi ng tips sa kanya? Kay Tito po yan, kay Billy po talaga. Pero ano, yes, sabihin na natin to. Ako personally, and I know Billy shares this idea, I was still very protective of Nadine as a judge. Oo. Kung, you know what way? Sabihin mo, ang gusto mong sabihin. Alam niya yan. Hindi kami on mic, pero sasabihin ko, sabihin mo lahat ang nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala. Kasi, you know, when you judge, it's, you have, kumbaga sa public speaking, sinasabi natin yan, it's a combination of instinct and rationality, di ba? Ano ba ang reaction ko? Paano ko ba sasabihin? Parati namin sinasabi ko sa kanya, take your time, say what you want to say. In other words, matagal na kami sa talk. Business nila Pili, but I wanted Nadine to shine. Let me put it very straight. I really wanted her to shine. Wow. So can you say, dito parang ano ka, no filter ka when you criticize or when you give your ano, opinions? Dito natuto po talaga akong maging honest. Tsaka since first time ko din po kasing mag-judge, hindi pa ako sanay yung direct na kagad, yung straight to the point kagad. So minsan iniisip ko pa po kung paano ko bubuin yung gusto kong sabihin. So yun, in-encourage ako ni Tito Boy na mag-take lang ng time. Kasi mahirap po talaga siya eh. At meron siya, after she said her point, meron siya, Tito Boy, I should have said this. Sabi ko, that's a good attitude. Because you're never able to say everything you want to say. Pero sa susunod, sabihin mo na. Oo, tapos may clips doon na din na parang you're enjoying it. Parang ang saya nung mga ibang kuha sa'yo doon na ano, no? So nag-enjoy ka rin talaga. Sobrang nag-enjoy po ako. Honestly po, kasi para sa akin, yung makita ko yung ibang mga talents na nagpo-perform sa harap namin, ako po very, very emotional ako eh, lalo na sa mga performances. Tsaka, kasi na nalalaman din po namin yung mga kwento nila. So talaga namang, alam mo yung struggle nila and yet ganyan sila kagaling mag-perform. Yung iba, wala silang lugar na pagpapraktisan. Yung iba, halos hindi na umuwi. Yung iba, hindi kumakain, walang pamasahe and all. So it's really very inspiring. Kaya ako talaga, hindi ko mapigilan yung sarili ko na talagang matuwa para sa kanila. Kasi ako din po, since performer din ako, alam ko po yung pakiramdam ng, alam niyo po yun, yung mahirap, wala kang tulong, masakit yung katawan mo. Tsaka galing din po kasi ako sa girl group, so alam niyo po, mahirap talaga eh. So nararamdaman ko kung anong nararamdaman nila pag tumutukmang sila sa stage. And yung feeling, yung proseso din, and yung saya na nararamdaman nila kapag nakakapag-perform na sila. Especially on national television, na lahat napapanood yung performance nila. Talagang natutuwa po ako para sa kanilang lahat. Wow, haba mo na sumagot, girl, ha? Sorry. Then, walk ka nga eh. Then, last na, how do you feel na sa parang, ito nga, you're doing your own thing, tapos si James, meron di siya gagawin, and he'll be partnered with another, ano, diba, leading lady. How do you feel? Like what I said naman po before, hindi naman pwedeng palagi kaming magkadikit. Kailangan meron din kaming time na mag-grow separately. Kasi healthy naman po yun eh. Hindi naman pwedeng palagi kaming magkadikit sa lahat ng mga projects. Para at least, pag nagkaroon kami ng project ulit in the future, lahat ng mga tao may excite naman. Yun po. Yeah. Okay, thank you, Nats. Kay Tito Boy.